Hi guys, muli tayong babalik our channel Raider 150 for today's video. Ito, meron tayong panibagong vlog na gagawin. Well guys, meron kasing backfire yung aking motor, no? Pag umaandar ako, pag nagmi-minor ako, nagkakaroon siya ng backfire. So, chinek ko ngayon itong ating second hose na exhaust. Wala naman siyang problem, no? At itong ating first hose na intake, no? Sa ating manifold. So, chinek ko yung mga rubber nila. Intact naman yung rubber. At the same time, wala naman siyang yak, no? So hinahanap ko yung issue niya, no? Dahil nagkakaroon siya ng backfire dito sa ating motor. So chinek ko lahat, okay yung hose, wala naman siyang biak. And then finally, eto nakita ko, no? Ayan, kung papansin nyo ang ating elbow, nahuli ko rin, no? Kung saan ang sira ng ating motor. So elbow ang problem. So, nisprayan ko na yun ng W40, ating high tensile bolt, yung stud bolt natin, para matanggal natin yung tornilyo, no? So, based naman dito sa aking mga napapanood na video bago ko to gawin, ay karamihan nagiging issue ay itong ating stud bolt, no? Almost sa mga nakita kong mga previous vlog, stud bolt yung nagiging problema nila, napuputol. Ngayon, nadali na sa machine shop. So guys, no, susubukan natin tanggalin tong stud bolt ng ating motor. Well, kung workout natin to, so nag-iisip ako kung ano ba talaga yung pwede nating ipalit na elbow, no? Kung mag-stay tayo sa stock elbow, or ang gagawin natin ay mag-bend elbow tayo, yung big elbow. At the same time, gusto ko sana yung medyo may design na, no? Gaya nung naisip ko na titanium ganito, yung blue. So, yun, niisip ko pa na kung anong diskarte yung maganda. Kasi, based on my experience, ay okay din naman yung stock. Pero, gusto ko kasing medyo magkaroon naman ng design yung motor natin. So, niisip ako kung ang ilalagay ko na ba dito ay ang titanium na elbow, no? Big elbow. So, tulungan nyo ako guys mag-isip kung ano ang mas best, no? Kasi itong ating elbow ay 7 years ko na itong gamit. So, kumbaga sa ano, sulit na rin naman talaga. So, samahan nyo ako dito guys. I-workout natin yung ating elbow kung kaya ba natin itong matanggal. So lalagyan ko lang siya ng ano, no? Lalagyan ko na pala siya ng W40. So i-workout ko to kung gagalaw ba yung ating stud bolt. Medyo gagalaw-galawin ko siya, kumbaga sa ano, i-move forward and backward natin. So guys, i-workout ko lang, no? Mga ka-rider, workout natin kung kaya. Kung medyo alanganin tayo, syempre, hindi naman tayo, hindi natin papersahin. Bigay natin sa mga master.
May mga gamit talaga na pangtanggal para dito. Gaya-gaya ka lang din. Bukan natin pakpakin. And then move forward and backward. Pihitin muna natin pa backward. Bigas. So forward naman ang gawin natin, no? Pagkaring bakal ba? Ko talaga siya may workout, guys, so di-decide ako neto na dadaling ko na lang to sa mga motor shop. So samahan niyo ako, guys. So yun nga, guys, nakapag-decide na ako, no? At the same time, nandito na rin ako sa motor shop. So eto na yung napili ko, big elbow na titanium color. Yan. So, samahan niyo ako, guys, kung anong magiging impression ko dito sa motor, sa ating elbow. Kung pop up ba siya or hindi. Yan. So, guys, nabili ko to sa isang ano, no? Parang warehouse na malaki. So, nandito sa amin. So guys, hindi ko na pala siya nagawan ng video, no, dahil nga doon tayo nagpagawa sa motor shop. Wala tayong time na mai-cover yung video, hindi natin mai ano ang video ng buo. So hindi naman ako talaga ang gumawa ng pagtanggal noon. So ito na po yung finished product na nangyari na mga ka-rider. Yan. So yung stud bolt natin, mabuti naman wala siyang naging issue. Hindi siya naputol, no. So medyo pop up ako dun sa mekanikong gumawa, dahil nang una hindi na tayo pumunta ng machine shop, dahil sa mga nakikita ko sa mga previous video na pinapanood ko na pag tinanggal ay napuputol, no? So 50-50 ang sinabi naman sa akin ng mekaniko, pwede siyang maputol anytime kapag pinihit. Pero mas maganda kasi kung meron kang gamit na pangtanggal talaga dito, no? So yun lang, guys, at hoping ko na nagustuhin niyo yung video na aking ginawa, guys, no? So nag-iisip pa ako kung ano pang magagawa ko dito sa canister ko, no? Kung papagaya ko na rin yung kulay, no? So watch out kayo for the next video, mga ka-rider. Gusto ko rin sana itong ipagaya. So naghahanap ako, guys, ng mga gumagawa ng ganito, ano yun na anong tawag dito, pa-comment down below na lang, kasi hindi ko alam ang tawag actually. For more videos, bisitahin nyo lang po our channel Rider 150. Maraming salamat po, isang support na lang po.